Hi guys! Turuan ko kayo paano gumawa ngayon ng kamote chips. Social to. Hindi lang siya basta kamote. Isa siyang kamote chip. Oo, kamote chips lang. Pero basta, special yan. O diba? O sige, pakita na natin ang process. Siyempre, itanggalin nyo muna yung mga ugat-ugat na hindi kasali dyan. Baka mamaya mag-harvest ka rin ng kamote sa tiyan. Clean as you go, ha? Kasi ngayon, makipagpalisahan ka sa sarili mo. Pabilisan, mag-rate ng kamote. Ganon ka sa school, diba? Competition kay. Ay, mali pala. Competitive pala yun. FYI, sinadya ko yun para makapanlait ka. Ayan, ulitin natin. Pakita natin ulit kung paano mag-rate ng kamote para hindi ka naman mangamotin dyan sa video na gagawin mo. Kasi sigurado naman ako gagayahin mo tong recipe ko eh. Tapos, magbablog ka rin kagaya ko. Ngayon ko nahihiya ka. Give it a try. Go! Ang arte ko. Sige lang, yun naman ang purpose ng video ko. Gayahin yung ginagawa ko. Tsaka, tuwang-tuwa si Lolo kapag ginagawa niyo rin yung ginagawa ng ibang tao. In short, ang gusto ni Lolo YouTube, lahat tayo maging manggagaya. Pero wait lang, itong recipe ko, original ko to ha, hindi ako nanggaya. Okay, nag-explain pa. Sobrang simple lang siya, kahit 1-year-old pwedeng gawin. Ayan, sige, lamas, lamas lang. Punuin ng mantika ang kamay, lamasin ang kamote. Siguraduhin lahat ng koko meron. Pagkatapos nun, systematic na ilipat mo sa air fryer. Dapat ganyan ha, hindi pwedeng buhos lang ng buhos. Kasi huwag gawain tamad. Ayusin ang paglagay. Ayun, ilagay na natin ha. At syempre, hapon ang aking air fryer, diba? Ayoko na kasi ng made in China. Marupok? Panoonin mo yung video ko ng crepe. Makaka-relate ka sa sinasabi ko. Ayan o, ayan, yung link na yan. Oh, yan ang sundin mo. Panoorin mo siya. I-repost ko kaya kasi natabunan na yan. Ano bang ginagawa ko rito? Bakit hindi nakafocus ang camera ko? Ano ba yan? Nagtatanim ba ako ng kamote? Nakamote na naman ang utak ko. Tignan mo, hindi ko pinofocus. Akala ko nakakatalino kamote. Pero in fairness, rich in iron ang kamote dahon. Oh, eto. Nilalayer ko ang video ng kamote garden ko. Ayan, oh, diba? Ang dami kong i-harvest na namang kamote doon sa kabila. Oh, ayan. Biniligan ko na. Sana tumubo rin siya sa loob ng 3 araw. Para naman may makain na naman ang kamote. Ayun naman pala. Dito ko na ipinapakita. Ayan, tapos na siyang itanim. Nakatusok-tusok na. Ayun ang kamote. Ayay, nag-iba ng frame. Oh, ayan, ayon sa video na to, luto na daw yung kamote. Sa palagay ko, ang ginagawa ko rito, binabaliktad ko para maging crispy. Okay, tignan natin kung anong susunod. Ah, oh, ayun na, ilipat ko na sa bowl. Ay, teka lang, tama ba ang sequence ng editing ko? Ha? Bakit ganun? Pwede mo nga pala itong dagdagan ng spices, gaya ng kung ano-anong herbs na favorite mo, o kaya curry para naman Indian-inspired. Ayan, natapos din ang ating masterpiece. Eto na po, hindi tayo nangamote sa pagluto ng kamote chips. Yes! O diba, ang ganda ng kulay. Kamoteng kamote. I suggest you try my recipe of kamote chips. Ay! Nasapian. Tandaan mo kung paano ko ito ginawa dahil mag-vlog ka rin. Sige, ganito rin ang gawin mo. Magpaganda ka kahit hindi ka nakikita. Kumain, parang yung mga influencer na pinapanood natin. Oh, diba? Tikim-tikim. Sige lang, kailangan iparinig mo sa amin yung lutong at sarap, diba? Kasi gawa mo yun eh, kailangan credible. Ipakita mong sarap na sarap ka rin kahit siguro sunog na yan. Naalim ako sa voiceover ha, first time kong ginawa to. Medyo nag-struggle ako kasi hindi naman ako comedian. Pero sana natawa kayo sa ibang mga sinabi ko, kahit hindi. Pretend nyo na lang. Sige na, hanggang sa susunod na kamote vlog natin. Habang nag-edit nga pala ako ng video, ito, inaamay ko yung aking Fruit Loops Soy Wax Melts Home Fragrance. Sa Kyoto ang brand ko, gawa ko yan. So, halika, dadalhin ko kayo sa aking gininto ang wardrobe. Dito ko tinatago lahat ng aking products. O, ayan, tsanan. O, ito, ang ating Fruit Loops, excuse me, home fragrance. Makulay siya, diba? So, ito ang ating packaging. Ako rin ang nag-design yan. Lahat ng products ko, ako ang nagko-conceptualize. Ako nagde-design din ng... Ay! Sandali, ba't ganun? Ay! Tanga! Gusto ko siyang i-focus. Ay, nako, bakit ba dun ako pumipindot? Nasanay sa kakapindot. O, ayan. Telepono pala ang dapat pindutin. Hindi yung packaging. Ayan, nag-focus na siya. Alright, guys. See you again next time, ha? Mwah!